like to make a comment because one of the important aspects of this trip will be for us to introduce the Maharlika Investment Fund to the rest of the world and certainly more specifically to the Middle Eastern countries. I was a bit alarmed by the news reports early this morning that I read in the newspapers that we have put the Maharlika Fund on hold. Quite the contrary. The organization of the Maharlika Fund proceeds apace. And what I have done though is that we have found more improvements that we can make specifically to the organizational structure of the Maharlika Fund. The concept of the Maharlika Fund as a sovereign fund or an investment fund, the concept remains a good one. And we are still committed to having it operational before the end of the year. So we should not misinterpret what we have done as somehow a judgment on the rightness or wrongness of the Maharlika Fund. On the contrary, we are just finding ways to make it as close to perfect and ideal as possible. And that was what we have done. And this has been in consultation not only with our economic managers, but also with the people, the personalities who will actually be involved in the fund. And that's why their inputs have been very important. And that is why we are going to now utilize them to make it a better organization. And with that in mind, we are encouraged by the reaction of our friends in the Middle East and for that matter around the world to the fund, and we're very encouraged that we are going down the right path. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang umaga. Napakinggan po natin ang bahagi ng talumpati ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kanina po yan, October 19, 2023, sa kanyang pagpunta sa ASEAN Cooperation Gulf Summit. I hope, tama, nakakalimutan ko palagi yung pinuntahan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ito po ay paglilinaw sa naging balita kahapon na sinususpindi po ang Maharlika Investment Fund. Nilinaw po ng ating Pangulo na hindi po ito sinususpindi. Ito po ay kanilang mas inaayos para po mas maging produktibo at epektibo ang implementation nang nabanggit po na Maharlika Investment Fund. Ang dahilan po kasi kung bakit nagkaroon ng confusion sa harapan po ng publiko ay ito pong memorandum kahapon na inilabas po ng ating Malacañang. Sabi po kasi dito, basahin ko po ang kabuuan, Office of the President of the Philippines, Memorandum from the Executive Secretary to Officer in Charge Sharon P. Almanza, Bureau of the Treasury, Ms. Lynette B. Ortiz, President and Chief Executive Officer, Land Bank of the Philippines, and Mr. Michael O. De Jesus, President and Chief Executive Officer, Development Bank of the Philippines. Subject, ito na po yung nagbigay ng confusion sa harapan ng publiko. Sabi po sa subject, Suspension of the Implementing Rules and Regulations of Republic Act Number 11954 or the Maharlika Investment Fund Act of 2023. Date, October 12, 2023. Basahin po natin ang nilalaman ng memorandum with reference to the IRR of Republic Act Number 11934 and upon the directive of the President, the Treasurer of the Philippines in coordination with the LBP and DBP is hereby directed to suspend the implementation of the IRR of Republic Act Number 11954 pending further study thereof and to notify all concerned head of departments, bureaus, offices and other agencies of the executive department including the GOCCs of such action for immediate compliance by authority of the President, signed Lucas P. Bersamin, Executive Secretary. Ngayon, katulad po nung napakinggan natin kanina sa talumpati ng ating mahal na Pangulo, malinaw po ang intention
ng Marcos administration na dapat ito po ay masimulan bago matapos ang taon. Kung pansamantala po itong pinatigil, hindi po ibig sabihin yan hindi na magpapatuloy. Nililinaw lamang po natin, katulad po ng naging pahayag ng ating Pangulo, yan po ay pinag-aaralan ng mas maayos para mas maging epektibo ang implementations po nito. Ang problema, sinausawa na po ito kaliwat kanan ng mga politikong kumakalaban sa Maharlika Investment Fund, partikular ito pong sina Senator Riza Ontiveros at saka si Senator Coco Pimentel. At nagpahayag din po dito, ito pong si Senate President Mig Subiri. Basahin po natin, unahin po natin ang kay Mig Subiri. Ayon po kay Senate President Mig Subiri, "I think the President Act was to decelerate when so much money is at stake. It is better to proceed with an abundance of caution than to be reckless." Medyo general po yung pahayag na ito ni Senate President Mig Subiri, pero may relation po ito doon sa narinig po natin kay Pangulong Bongbong Marcos na dapat maging maingat at i-improve particular yung organizational structure ng Maharlika Investment Fund. Kaya okay lamang po iyan. Ito namang kay Senator Riza Ontiveros o kay Senator Coco Pimentel muna, sabi niya po rito, "Very good development. The law has a lot of defects." Wala pong ganoong binanggit ang Pangulo. Ito po kasi ay interpretasyon ng mga oposisyon sa Senado na ayaw po na matuloy ang Maharlika Investment Fund. "The concept has not been fully studied from the very start. Hence, we should not wonder why apparently the law is not ready for the implementation. Good that the Marcos administration appears to listen to reason." Pero nililinaw po natin na hindi po ang pinag-uusapan ay depekto po ng batas. Wala pong binanggit si Pangulong Bongbong Marcos tungkol po doon. Ito naman din po ang naging pahayag nitong si Riza Ontiveros. Sabi niya po, "The suspension of the Maharlika Investment Fund Act must stand until every flaw or concern raised about the law has been reviewed. Government should never be reckless with the people's hard-earned money." Again, ang punto ng kanilang pagsasalata rito ay meron pong imperfections doon po sa batas. Pero nililinaw po ng ating Pangulo na hindi po ganon ang sitwasyon. Kung hindi, i-improve lamang yung mga nakikita ayon na rin po sa advice ng mga eksperto at ito ay mailahok, ika nga. Nang sa ganon, kapag in-implement na po itong Maharlika Investment Fund, ay talagang maging successful. Makikita po natin na ang intensyon ng ating Pangulo ay siguraduhin na wala pong magiging problema upon implementation ng Maharlika Investment Fund. At sinisigurado po ito ng ating Pangulo. Kaya naman, ang ninanais niya bago magtapos ang taon, taliwas sa mga sinasabi ng mga oposisyon, ay magpatuloy o ma-implement na po ang Maharlika Investment Fund. Partikular, basahin po natin ang balita mula po dito sa GMA News Online. Sabi po rito, October 19, 2023, President Ferdinand R. Marcos Jr. on Thursday clarified that the Maharlika Investment Fund was not put on hold, saying the government is still working to have it operational within the year. Ayon po sa Pangulo, "I was a bit alarmed by the news reports early this morning that I read in the newspapers that we have put the Maharlika Fund on hold. Quite the contrary. We are the organization of the Maharlika Fund proceeds apace. And what I have done though is that we have found more improvements we can make, specifically to the organizational structure of the Maharlika Fund." Okay? Marcos said the suspension of the IRR should not be misinterpreted as a judgment of rightness or wrongness of the MIF. Kaya nililinaw po ni Pangulong Bongbong Marcos, huwag po nating basta paniwalaan ang sinasabi ng mga opposition senators na ito po ay dahil merong flaw sa batas,
kaya hindi po nagpatuloy yung implementation ng Maharlika Investment Fund. On the contrary, sabi pa ni mahal na Pangulong Bongbong Marcos, we are just finding ways to make it as close to perfect and ideal as possible. And that is what we have done. The President also maintained the economic managers and personalities who will actually be involved in the fund had been consulted regarding the MIF. Ngayon, balik po tayo dito sa mga pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos at pagdiinan po natin ng pansin ang mga katagang kanyang sinabi na dapat itong Maharlika Investment Fund ay maging operational na bago matapos ang taong 2023. Instead na i-criticize natin ang Maharlika Investment Fund, suportahan po natin ito. Dahil ang layunin po kasi nito, hindi para lamang sa optics ng Pangulo para mapaganda ang kanyang imahe sa harapan ng publiko. In fact, hindi nga yun ang pinagtutuunan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang layunin talaga ng Maharlika Investment Fund ay hindi na natin kinakailangan pang mangutang kapag ka meron po tayong mga proyektong paglalagakan ng pondo. Kasi in the past, ang nangyayari, bago po tayo makapag-implement ng proyekto, nangungutang po ang Pilipinas. Pero sa paniniwala ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kapag ka naging fully operational na ang Maharlika Investment Fund, ito ay kikita. At ang mga kikitain ng nabanggit na Maharlika Investment Fund ay magagamit una sa social ameliorations, mga ayuda. Diba, kung hindi tayo nagkakamali sa pagkakatanda natin, nasa 25% ng kita nito mapupunta sa ayuda. And the rest mapupunta sa mga infrastructure projects na maaaring makatulong talaga sa ating mga kababayang Pilipino. Job generation at igit sa lahat, ang paggamit ng mga nabanggit na infrastruktura. Ang pagpapatayo ng mga yon ay kukunin na doon po sa kikitain ng Maharlika Investment Fund. Okay, kaya sana malinaw po iyan mga tol. Tuloy po ang implementation ng Maharlika Investment Fund. Taliwas po sa mga pinapakalat ng mga kritiko ng ating Pangulo na meron pong close ang batas na ito. Anyway, nasa Supreme Court naman na yan, pinwestiyon na po yan ng ilang mga grupo, kaya antabayanan na lang natin din kinalaunan kung ano po ang masasabi dyan ng ating Supreme Court. Dako tayo dito po sa isang napakahalagang obserbasyon na dapat nakita po natin kanina sa pag-alis po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Makikita po ninyo dito sa video ang pagdating ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, nag-aantay na po sa kanya ang mga VIP. Kasama po dyan si Speaker Martin Romualdez at ang ating Vice Presidente. Pero kung papansinin po natin ang ambience kanina, parang tensyonado. Ano? Makikita po ninyo pagpasok ni Pangulong Bongbong Marcos dito, ipinakilala siya ni Executive Secretary Lucas Bersamin. At mapapansin po ninyo sa unang bahagi, nilapitan po ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang economic managers at nandiyan din po katabi si Speaker Martin Romualdez. Makikita po ninyo dito si Vice President Sara Duterte na nag-iisa doon po sa bahagi ng upuan. Usually, siyempre, ang kasama niya si First Lady Lisa pero alam naman natin na hindi po nakasama sa pagkakataong iyan si First Lady Lisa. Wala rin si Senator Amy Marcos kaya perhaps nag-iisa lamang siya. Ayokong bigyan ng ibang interpretasyon yon. Ang mahalaga, yung gesture na pinakita po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. This clearly makikita natin na walang masamang tinapay kay Pangulong Bongbong Marcos sa pagitan po lalo nila nitong si Vice President Sara Duterte. But it doesn't mean na wala po talagang tensyon lalong-lalo na sa pagitan po ni Speaker Martin Romualdez at saka ni Vice President Sara Duterte. Ituloy po natin. Yan.
Sa pagpapakilala dito ng ating Pangulo, mukhang nagmamadali si Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan po ninyo ang pahayag niya po rito. Kung sila may bago na... good morning, everyone. Please take your seats. Vice President Inday Duterte, Speaker Martin Romualde. Medyo nagmamadali si Pangulong Bongbong Marcos sa pagbanggit sa mga bisita kanina, pero wala akong ibang interpretasyon dyan kung hindi baka kailangan ng sumampa ni Pangulong Bongbong Marcos sa eroplano ng mas maaga. Okay, tuloy po natin. Ay, nawala naman ako. Yan. Tuloy po natin yung panonood sa nangyari kanina. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, Vice President Inday Duterte, Speaker Martin Romualdez, and the rest, binanggit niya si Chief of Staff Romeo Browner, ang ating Chief PNP sa unang pangalan lamang na si Sir Benji Acorda. At after niyan, syempre yung naging talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos, kung saan yung napanood na nga po natin kanina na paglilinaw doon po sa issue ng Maharlika Investment Fund. Pero medyo pansinin po natin ang sitwasyon dito. Base lamang po tayo sa nakita natin, mga tol. Do not speculate kung ano po yung sitwasyon. Ano? O, eto, ibalik ko lamang ng bahagya. Yan. Dito, matatapos na ang talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos. We are going down the right path. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang umaga. Kung mapapansin nyo, umalis kagad si Vice President Sara Duterte. That is not common in the past. Ano? Yan ang nakita nyo po ito, mga tol. Antimano, hindi pa nakakalapit si Pangulong Bongbong Marcos sa audience, umalis kagad si Vice President Sara Duterte. Saan ba siya nagpunta? Hindi po para umalis diyan sa lugar, kung hindi para magabang na sa paghahatid sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung titingnan natin, talagang may tensyon. Ano? Ngayon, napakahirap nito, in fairness dito kay Sara Duterte, ang ating Vice Presidente. Napakahirap niyan sa sitwasyon niya. Bakit natin sinasabing napakahirap? Alam nyo, meron tayong nakalap na impormasyon na hindi ko na po i-share sa inyo. Pero sa totoo lang, parang isinusuka ni Vice President Sara Duterte. Ito ah, hindi po nang galing sa akin ito, hindi ko lang maipakita sa inyo ang mensahe. Parang isinusuka ni Vice President Sara Duterte yung mga nagpapakalat ng paninira kay Pangulong Bongbong Marcos, lalong-lalo na kay Speaker Martin Romualdez. Kilala nyo naman sila. Hindi po ikinakatuwa nitong si Sara Duterte ang ginagawa ng mga tao na yon. Kaya naman, nagresulta po ito ayon sa ating impormante, para na akong si ano ah, ayon sa ating impormante, nagresulta po ito dito sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Panoorin po natin. Sa inyong walang patid na suporta sa opisina ng Vice Presidente at sa gagawaran ng edukasyon, ang inyong matatag na paniniwala sa kahalagahan ng aking trabaho at sa positibong pagbabago na aking maiaambag sa pag-udlad ng ating bansa ay siyang nagbibigay lakas at inspirasyon sa akin upang magpatuloy sa pagserbisyo sa ating bayan. Maraming salamat sa mga gumawa ng Green Ribbons bilang pagpapahayag ng suporta sa akin. Naiintindihan ko ang inyong pagkadismaya at galit hinggil sa mga issue tulad ng pakikialam sa budget at usapin ng confidential fund. Ang mga hamon sa pamumulitika ay maliit lamang kumpara sa mas matinding pagsubok sa ating ekonomiya. Yan, panoorin nyo na lamang ang buo po ng kanyang talumpati na yan sa kanyang Facebook page. Pero ayon sa ating impormante, hindi po nagugustuhan ni Vice President Sara Duterte ang ginagawa ng mga DD sheets. Ayon din sa ating impormante, kung paniniwalaan po natin iyon, pero parang ang hirap kasing paniwalaan. Sa ngayon at hanggang 2028,
sinasabi na wala daw pong balak tumakbo sa pagkapangulo itong si Sara Duterte. Di ko alam kung paniniwalaan nyo yan o ako, gusto ko man paniwalaan pero parang ang hirap kasi kilala naman natin ang mga Duterte na lagi po silang nagsasabi na hindi tatakbo pero kinalaunan tumatakbo po sa eleksyon. But anyway, ang punto mga tol, hindi maikakaila na meron talagang tensyon sa pagitan ni Speaker Martin Romualdez at ni Vice President Sara Duterte. Kitang-kita po yan dito. Ano? Sa pag-alis bigla nito pong si Vice President Sara Duterte, malinaw na umiwas po siya para makahalubilo, in particular, yung nakikita po natin sa gilid na si Speaker Martin Romualdez. Ano? Kung patuloy po ninyong panonoodin ang video na yan, hindi naman masyadong nagtagal dyan si Pangulong Bongbong Marcos. Kausap niya si Defense Secretary Giboccio Doro. Nakikita natin si Secretary Rex Gatchalian, ang ating National Security Advisor na si Eduardo Anyo, ang ating Speaker na si Martin Romualdez, ang Mayor po ng Pasay City kung saan kausap ni Speaker Martin Romualdez, ang Economic Team ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nandyan si NEDA Secretary at iba pa. Oh, yan ha. Paglabas po dyan ni Pangulong Bongbong Marcos, syempre, makikita po natin na siya ay inihatid na palabas o patungo doon po sa eroplano ng mga namumuno sa ating mga departamento. Si Secretary Garapil, nakita din po natin. Si Secretary Amena Pangandaman, nakita din po natin. Pero nagtataka lang talaga ako, bakit ang agang umalis nitong si Vice President Sara Duterte doon po sa area. Kaya probably para wag na rin sigurong mas mingay ang tensyon, gumulo, we do not know. Pero kayo na ang humusga, bahala po kayo kung ano po ang inyong interpretasyon sa video po na nakita natin. After all, sa huling bahagi naman po ng video po na ito o sa mga last part ba, eh nandoon naman si Vice President Sara Duterte. Yan. Ito po ang ating uniform service at inatid din po nila si Pangulong Bongbong Marcos. Oh, yan ha. Di tayo nang iimbento dito mga tol, kung ano lang yung nakikita natin. Oh, syempre, eto na, ang pinakamahalaga kasi dito. Si Executive Secretary, ang ating mayor yata ng Pasay City ito. Yan. O saka si Pangulong Bongbong Marcos. Meron silang parang bahagyang pag-uusap, ano? Hindi natin alam kung ano ang ibig sabihin noon. Pero ang katiyakan, mga tol, ito lang ang tiyak natin dito. Walang masamang tinapay sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Vice President Sara Duterte. Sa pagitan ni Speaker Martin Romualdez at saka ni Vice President Sara Duterte, hindi natin alam. Sa pagitan ng mga supporter ni Vice President Sara Duterte at Speaker Martin Romualdez, malaki ang problema. Katulad ng mga nanggagalaiti ngayon dyan sa chat area. Kayo ang dahilan kung bakit napapasama sa imahe ang imahe ng sa publiko nitong si Vice President Sara Duterte. Sinisira ninyo. Hindi kinakailangan ni Vice President Sara Duterte yung mga negatibo niyong pagtatanggol sa kanya. Kasi ang gawain ninyo para lamang ipagtanggol si Vice President Sara Duterte, siraan si Speaker Martin Romualdez. 'Yon ang katotohanan sa inyo. Hindi katanggap-tanggap. Kung maipapakita ko lang sa inyo yung informations na na-receive ko, mapapahiya kayong mga DD sheets kayo. Yun ang katotohanan. Isinusuka kayo ng Vice President ng Pilipinas na si Sara Duterte. Kayong mga DD sheets, sinusuka kayo. Pero yung mga DDS na talagang makatuwiran naman sa kanilang mga pagsuporta sa Duterte, pinapahalagahan po yan ni Vice President Sara Duterte.